So what is up mga kabayan? Panibagong araw, panibagong buhay na naman mga kabayan. So may pumukaw lang sa aking atensyon na talagang kakaiba to. Talagang sobrang nag-viral po to sa buong Taiwan. Hindi lang po sa buong Taiwan. Pati na po sa buong mundo at talagang pinag-uusapan ng karamihan ngayon ang mga nag-viral po sa isang social media apps na TikTok na kumakalat po ngayon sa iba't ibang panig ng Taiwan at sa iba't ibang panig ng mundo. So, first time ko pong gagawa ng reaction. So, hindi ko talaga matake, hindi parang hindi gawain na ng normal ng isang tao ang ipangalandakan ang kanilang paglalandian. Lalong-lalo na po at nakikita sa mga social media apps. Kasi po, alam niyo po ngayon, nasa millennial age po tayo, may mabilis pong kumalat. Mabilis pong kumalat ang kahit anumang pinos mo, kung kahit na mga nakakapag-attract sa mga tao, lalong-lalo na yung mga kumakalat ngayon mga kabayan na apat na partner na magpa-partner daw, yun. Pinos po nila sa isang sa TikTok na ngayon po ay umaani po ng libu-libong views ngayon sa social media, lalo-lalo na po sa Facebook. So, gusto lamang pong gawan po ng reaction. Hindi ko po gagawin tong reaction para po sa publicity. Gagawin po tong reaction para po maliwanagan po ang ating mga kababayan na hindi dapat tularan ang mga ganitong gawain ng isang mga OFW, lalong-lalo na po, ah. So, panoorin natin tong video, mga kabayan. Play natin. So, yun. Kung napapansin nyo po sa video, maiksi lang po siya, nasa 18 seconds lang po, kasi nga po sa TikTok lang po siya. So makikita nyo dun sa video, apat na babae, apat na lalaking magpa-partner, naghahalikan, ayun. So, naguguluhan talaga sa isip ko, kung bakit talaga, bakit pa kailangan nilang i-post sa social media, hindi na gawing private ang kanilang sexual life, di ba? So hindi na po dapat hindi normal tong gawain na to mga kababayan, sapagkat siyempre alam niyo naman ang kalakaran dito sa Taiwan. Alam niyo naman ang tingin ng mga ibang kababayan natin ng OFW dito sa Taiwan maraming single, maraming babaero, maraming lalakero. So pinatunayan talaga nila na ganun na talaga ang tingin nila sa atin. So, sobrang nakakahiya itong ginawa ng ating mga kababayan dito. Kailangan pang i-post. So, continue natin itong video mga kababayan. Tapusin na natin ito saglit lang ito. Ayan. Kung napapansin nyo po sa video, talagang sinadya po talaga na kunan ng video para i-post nila sa Facebook para po sila mag-viral sa nagigin po sila kasi ng mga publicity. Kung ang may advice ko lang sa mga kababayan natin po, kung talagang gusto niyo pong sumikat, gawin niyo yung tamang paraan para sumikat kayo, hindi yung ganyan na pinapangalandakan yung kalandian niyo dito sa Taiwan. Ano ba yan? Magising kayo mga kababayan, gumising po kayo. Ito lang po ang masasabi ko bilang OFW po dito sa Taiwan na nasisira po ang imahe ng mga OFW dito po sa Taiwan. Hindi ko naman pinagbabawal po ang makikipaglandian. Basta po, sikreto nyo na lang. Huwag nyo na lang ipost sa mga social media, sa TikTok, para mag-viral kayo, para pag-usapan kayo. So, anong nakukuha nyo dyan sa pagpuspos ng mga kalandian na yan? Matanong ko nga kayo mga kabayan. Sikat nga kayo, sisikat kayo, maraming shares, maraming views. Pero, ang inisip nyo ba yung mga dignidad nyo, inisip nyo ba yung mga pamilya nyo na iniwan nyo sa Pinas? Kung meron mang kayong pamilya sa Pinas, boyfriend, asawa,
anak, meron kayong pamilya na iniwan sa Pinas na naghihintay sa inyo. Kaya ang sinasabi ko, tapos may nag-aantay sa iyo na pamilya sa Pinas, mga asawa, boyfriend, o anong ginawa nyo? Nakipaglaplapan kayo sa ibang babae, sa ibang lalaki. Pinangalandakan nyo pa sa social media. Sabihin nyo mga kabayan, normal ba na gawain niya ng isang tao? Di ba hindi po? So sobrang nakakaya po, nakakapagbababa ng imahe ng ating mga OFW dito sa Taiwan. So tapusin natin tong video mga kabayan. Naku po! Sobra kong makatuka ang ating mga kababayan eh. Tignan nyo, parang manok. Sobra sila kung makapagtukaan na parang manok. Na parang uhaw na. Nako, Diyos ko. Talagang dapat hindi po to tinutularan ng ating mga ibang kababayan dyan. So ito mga kababayan, payong kaibigan lamang po to sa ating mga kababayan. So galit ka sa malandi, oo nga, galit ka sa malandi, mag-isip ka muna. Sino ba namang hindi magagalit sa mga malalandi? Ayan, mag-isip ka muna, hindi naman ang malalandi ang problema, mga kabayan. Dahil kahit saan, nandyan talaga sila. Di ba? Ang sisihin at awayin mo ay ang boyfriend o asawa mo. Nagigets mo yung point ko, mga kabayan. Kaya nga sila, dahil malingap ka lang, nagpapalandi na siya sa iba. Yun yung ang point ko dun, mga kabayan. Dahil malingap ka nga lang ng konti, kahit isang minuto, isang oras, ay nagpapalandi na siya sa iba. Kaya, isa pa, hindi sa lahat ng oras, ay mababantayan mo sila, nagpapakatanga ka kapag sinisi mo. Diba? Pag sinisi mo ang iba, kahit alam mong ang boyfriend o asawa mo ang mahilig pumatol sa iba. At ito lang ang masasabi ko, mga kabayan, sa mga nag-viral po sa ating mga kababayan, kung talagang kung dalawa ang mahal mo, eto, makinig kayong mabuti mga kabayan, kung dalawa ang mahal mo, piliin mo yung pangalawa. Kasi hindi ka naman magmamahal ng iba kung mahal mo talaga yung una. Gets my point mga kabayan? So, that's it for today for our reaction, viral reaction sa ating mga kababayan sa OFW Taiwan. Sana po may napulot na naman kayong aral dito sa aking video reaction na to. So, hanggang sa muli, ito po si Mr. JD Castin ang nagsasabing, kapag may problema ka, itawa mo lang yan, kabayan. Huwag tayong lumandi, mga kabayan. Bye-bye.